Magandang araw po mga kalodi at welcome back po dito sa channel natin. So ito na naman po ang madalas tinatanong po sa channel natin. Kung bakit ba madalas na umiilaw pa rin ang bulb kahit naka-off yung switch. May kunting ilaw daw. Kaya yun po ang pag-uusapan natin ngayon. So ito po, gumamit po tayo ng circuit breaker, isang single switch at isang lighting na isang bulb lang. So ang for demo purpose lang po ang nilagay natin. Saka dito sa kabila, meron po tayong dalawang diagram. Isang line to line at isang line to neutral. Kasi po dalawa po ang provider sa Meralco. So para makita natin yung kaibahan sa paglalagay ng switch dito. So dito tayo mag-umpisa sa line to line. Ang line to line po natin ay meron po siyang 110 bawat isang linya. Kaya yung line 1 may 110 at saka yung line 2 mayroong 110. Kaya nakakukuha po tayo ng 220 volts. So ngayon dito po, so marami pong nagtatanong sa channel natin kung saan ba talaga ilalagay ang switch. Dito ba sa line 1 o dito sa line 2? Pero kung titingnan mo talaga po ang diagram natin, magkapareho po silang merong 110 bawat isang linya ang line to line na supply. So ibig sabihin doon, kahit saan mo ilalagay ang switch. Kasi yung purpose natin para malaman natin kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit nagdi-dimmer ang ilaw kahit naka-off yung switch. So ipakikita natin dito na ibig sabihin doon, kahit saan mo ilalagay dito yung dalawang linya mo dito sa line to line, pareho po talaga yun. Pero mostly pong tinatanong nila na dapat daw ilalagay ang switch doon daw sa line 1. Sabihin natin, dito natin ilagay sa line 2. So, sabihin natin, dito yung switch natin ilalagay. Marami mong nagsasabi na dapat daw ilagay ang switching sa line 1. Pero kung tutusin mo, pareho po talaga sila na may 110 at saka 110 po dito. So kung gusto mo talagang mag line 1 dito sa line 2 at sa switching, pwede mo namang palitan ang line 1 dito. Ito yung line 1 mo at ito naman yung line 2 mo. So, kaya ibig sabihin dun, ang line to line, pwede mong mabaliktad sa paglalagay ng switch. Dito naman sa line to neutral, ang line to neutral po natin, meron lang isang linya dito sa line, 220 volts. Tapos itong neutral natin, 0 volts. Kaya, ang switch na ilalagay mo talaga, dito mo ilalagay sa hot wire. Yung sinasabi natin, 220 volts na linya. So dito ka maglalagay ng switch talaga para safety ka. Yan. Kasi kung dito mo ilagay sa neutral ang switch mo, may possible po talaga na mag-iilaw ang bulb. Kasi diretso po yan sa bulb, ang linya. Kaya nga dapat dito mo ilalagay sa 220 volts ang switch na para doon sa ilaw. Para safety po ang linya mo pag line to neutral. So ngayon po, bakit ba nagkakaroon ng dimmer o lighting ng kunting ilaw po dito sa switch? Ano po ba ang dahilan? Kapag nagkaroon po ng marumi sa loob dito sa switch, yung sinasabi natin pinamumugaran ng langgam o kaya ipis o kaya may mga tiki pong nakapaligid doon sa loob sa switch. Kaya pag marumi na po ang switching mo sa bahay, may possible po talagang na may kunting kontak kaya umiilaw yung bulb mo sa bahay. So ang solusyon doon, hindi ibig sabihin na ililipat mo ang switching mo. Pag line to line ka, kahit saan mo ilalagay ang switching, ganun pa rin yun. So ang gagawin mo dito, lilinisin mo sa loob. Pero may ipapakita po tayo, babuksan muna natin to. So ipakita muna natin dito sa loob. So ayan, ganun lang po ang posisyon sa switching natin para makita yung wiring. So kapag ang switching mo o ganito o ibang klase yung surface type o itong plus type, talagang pinamumugaran po ang isang switching, hindi yun maiiwasan. Mayroon pang isang dahilan, yung pong nababasa sa tubig. So ngayon po, ipakita na lang natin na kung pag nabasa ang isang switch, ano bang mangyayari doon sa bulb. So naka-off po siya, so switching muna natin. Para makita,
Ayan, umiila tapos i-off natin. So makikita mo, wala po talagang dim. Sabihin na lang natin, hindi siya nagkunting ilaw. Ngayon po ipakita po natin na aside sa marumi ang switching mo sa bahay, pag nabasa po ang switch, ano bang mangyayari doon? So kukuha po tayo ng, ito po ang laman po dito, tubig po na spray. I-sprayhan po natin ang switching natin para makita yung kaibahan. So i-off muna natin to for safety. So ito for demo purposes, lalagyan natin ng, ipagpalagay na lang natin, nabasa pala yung switching natin na nilagay. So for demo purpose, pakita na natin. Nabasa, kung makikita mo, nababasa na po ang switching natin. So ano bang mangyayari ngayon? Tapos, switch on natin ngayon. So, video, shut off muna natin yung background light para makita. Kasi kung ganito, hindi natin makikita kung umiilaw ba ng kunti. So, yan. So, switch off natin muli. Yan. So, tingnan nyo dito sa bulb. Tapos, switch on natin. So, yan po ang unang possible na mangyayari kapag nababasa po ang switching natin sa bahay. O yung, kasi hindi natin namalayan yung kusog, yung malakas po ang ulan natin. So, yung switching natin sa labas, baka nabasa. Yun po ang pinagmulan na nagkakaroon po ng kunting ilaw. Kung makikita nyo dyan na nababasa. Tapos, i-switch off muna natin. O, yan. Tapos, on natin yung breaker. So, yan po. Umiilaw po talaga ang bulb pag nababasa. So, ano ba mangyari pag i-switching mo? So, walang mangyari kung i-switching mo, ganun pa rin, iilaw lang ang bulb. Tapos, pag switch off mo, talagang mayroong kunting natitira. So, pwede mo purposes lang na nilagyan natin ng tubig na ano bang mangyari. So, switch off muna tayo. So, ibalik po natin yung background light. So, dito po ang una pong dahilan. So, pinakita ko sa diagram dito na pag line to line ka, kahit ano pang baliktarin mong linya dyan, hindi ho magbabago ang problema doon. Ganun pa rin. Kaya, dito sa line to line, talagang hahanapan mo ng solusyon. Dito ka muna mag-umpisa sa switch. Ngayon, sabihin natin na wala namang problema dito. O pinalitan mo na ng bago, ganun pa rin ang problema doon. So, ang susunod mo na gagawin doon, pupunta ka po ngayon sa socket bulb kung mayroon ba talagang nangyayari doon. Aside po doon sa wiring. Dito tayo sa socket bulb, may ipapakita muna tayo dito sa socket bulb. Ano ba ang mangyayari dito sa socket bulb kung nababasa sa ulan? Pero ang gagawin natin, papalitan natin ito ng bagong switch kasi nababasa at nagkukunting ilaw doon sa kabila. So papalitan natin. So meron tayong isa pang switch dito, tatanggalin muna natin. So naka-off. Hindi na siya nag, kasi bago yung switch natin, pinakita lang natin na pinalitan natin ng bagong switch. So switch on natin, umilaw, tapos off. So yan, makikita. So ang gagawin natin, paano naman Sir Buddy Proy kung doon na naman sa socket bulb, nababasa. So for demo purposes na lang po, susubukan na rin natin kung ano mangyari kung nabasa. Magkakaroon ba siya ng kunting ilaw kahit naka-off yung switch natin? So tatanggalin natin yung bulb. Tapos i-switch off natin to. Yan. So balik po tayo dito sa spray. I-sprayhan po natin yung sakit kung magkakaroon ba ng side effect yung nababasa talaga ang loob ng isang sakit bulb. So yan, basang-basa na po yan. Tapos ilalagay natin muli yung bulb. Tapos, switch on natin. So, para sure tayo na may kunting ilaw ba, isa-shut off na lang natin yung background. Yan. So, yan, ipinakita lang natin kung nabasa yung socket, nagkakaroon ba ng kunting ilaw. Pero wala naman. Tapos, switch on natin. Kung okay lang ba siya, so, yan, umilaw po yung bulb kahit nababasa. Tapos, switch off. Yan. So, ibig sabihin doon, pinakita natin na kahit nababasa ng maigi yung socket bulb, hindi yun basta nagkukunting dim. So, dito lang sa switching natin. So, mayroon pa tayong pahabol. Ipagpalagay na lang natin, pinalitan mo ng bago yung switching mo dito sa ilaw,
Tapos, pinalitan mo na ng bagong bulb. At saka ipahabol ko na rin po yung ginawa natin na gumamit ng kapasitor. Itong kapasitor po natin, optional po ito kasi hindi naman talaga maiwasan na nagmo-moisture yung mga switching natin o kaya yung socket. Nagkakaroon po talaga ng kunting ilaw. Kaya yung option natin doon na pwede mong lagyan ng kapasitor. So ang kapasitor, ilalagay mo lang doon sa loob sa socket na paglalagyan. Pero kung gusto mong malaman kung paano po, meron po tayong lalabas dyan na description dyan sa taas. Pwede nyo i-click kung paano po gamitin ang kapasitor sa ganyang sistemang mangyayari. Kung merong dim light, nakakatulong po ang kapasitor po na ito. Sabihin na lang natin, bago na yung switch na inilagay mo sa bahay, bago na yung socket bulb, bakit nagkakaroon pa rin na kahit nilagyan ng kapasitor? So, ang una mong gagawin na naman doon, mag-tester ka na dito sa... Iyopo na natin. Tester ka na dito sa line 1 at line 2 mo. Baka nagkaroon ng grounded ang wire mo. So, paano ba mag-tester? So, isali natin para makita po. So, isitin mo lang yung tester mo. Sa times, 100 na lang, pero medyong lakas. So, ang pag-troubleshoot sa grounded po, lagi mong tandaan, naka-off yung breaker mo, yung line 1 at line 2 mo, ilalagay mo ang isang tester dito sa ground. So, tingnan mo yung tester, ganyan. Tapos, kahit saan dalawa dito mo ilagay mo sa ground. Tapos, yung isang tester mo, ilalagay mo sa line 1 at saka line 2. At lagi mong tandaan, naka-off yung breaker. So, ano bang purpose na kukuha natin ng ground? Para tingnan natin kung wala bang grounded na nangyari sa linya, sa lighting natin. So dito ka, mag-umpisa. So makikita mo, hindi ho dapat pumapalo ang isang tester o resistance pagka-ground ang hahanapin mo. Then sa kabila, yan. So ibig sabihin dun, safe na safe. Kapag tinest mo ang wiring mo sa line 1 at biglang pumalo yung tester mo, ibig sabihin dun, nagka-grounded po ang lighting mo. So, ang trouble doon, hindi na sa switch, hindi na sa socket o sa bulb. Doon po, sa linya, ang hahanapin mo na problema. Bakit nagkakaroon po ng grounded? Pero kung gumamit ka ng ganito na breaker na RCBO, madali yun ma-detect sa RCBO. Mag-trip po agad ang isang RCBO kapag mayroong grounded. Pero ang ginamit mo, CB lang o mga MCB lang, hindi yun basta ma-detect. Yun po ang advantage sa RCBO kung gagamit ka ng ganitong breaker. So yan. So meron pa tayong pahabol kasi hindi naman lahat talaga marunong na sa ibang mga electrical. Meron po tayong mga lodi na gusto talagang matuto, nag-umpisa. So ipakita po natin na bago yung switch, bago naman yung mga bulb, wala namang grounded. Pero baka po dito kayo magkamali. So ipakita natin kung ano mayari kung nagkamali ka sa tapping. So tatanggalin mo natin ang isa. So, ang tapping po sa ito switch natin, lagi niyong tandaan dito at saka dito sa baba. Baka nakalimutan yung iba, dito nyo nilalagay ang wiring nyo. So, subukan na lang natin na dito ilagay. Ano ba mangyayari ngayon? So, demo purpose natin, subukan natin. So, ayan. Baka yung iba nagkamali. So, ipapagpalagay lang natin na dito mo nalagay ang switching mo. At sabihin natin, bakit umiilaw pa rin? So, ito susubukan natin na dito mo nalagay sa taas, hindi sa baba yung isang wire. So, i-switch natin to. Yan, umiilaw po ang bulb. Tapos, switch on tayo. So, off. So, yan po ang mangyayari kapag nabaliktad mo ang pagtatapping sa switch. Hindi po nag-o-off ang switching. Pag ganyan natapping, so makikita mo naman kahit anong off and on natin dyan, wala. So, ito, sinali ko na lang, baka ito rin ang dahilan yung iba. Kaya hindi daw nag-off. So mga Lodi, so, hanggang dito muna po tayo. It's shout-out time na naman. So, isa-shout-out po natin ang gusto magpapa-shout-out po dito sa channel natin. So ito na, si Sir Jun Calzado. Sir, magandang araw po dyan sa inyo. Ito pa, shout-out natin si Sir Emil Filippi. Sir, magandang araw po dyan sa inyo. Ito pa, si Sir Carlos Agudo, taga Masbate, pero taaga po yun sa Camarines, Caloocan. Sir, magandang araw po dyan sa inyo.
si Sir Carlos Agudo. Ito pa, si Sir Cyril Rodriguez from Cebu, Lapu-Lapu City. Sir, mayong adlaw ni Modena sa Cebu. Ito pa, shout out natin si Sir Arnel Abrantes from KSA. Oy sir, kunting ingat po kayo dyan sa trabaho nyo sa KSA. Ito pa, Bukidnon Electrician. Isa po siyang electrician vlogger. Pagka gusto nyo po, puntahan ang channel niya kasi mahilig po siya sa mga DIY. Bukidnon Electrician, sir. Mayingan nila ako naman din na, sir. Ito pa, Bryski Hair Salon, sir. Magandang araw dyan po sa inyo. Bryski Hair Salon. Ito pa, si Sir Feliciano Junior Espinya from Samar. Ay, sir, mayong adlaw naman din na, sir, sa Samar. Feliciano Junior Espinya. Ito pa, Trin Hard TV from Iligan City. Ay, sir, pareha rata, sir, taga Iligan, masinsilingan rata. Si Trin Hard TV. Ito pa, shoutout natin si Sir Ronald Ryan Dayan from Taiwan Factory. Oy sir, patingingat po kayo dyan sa Taiwan. Asaka magandang araw po dyan sa inyo. Ito pa, si Sir Bibot Rasing from San Pedro, Laguna. Sir, magandang araw po dyan sa inyo sa San Pedro, Laguna. Ito pa, Sims Madiskarting Tatay TV from Bacolod City. Ay, sir, magandang araw po dyan sa inyo. Sims Madiskarting Tatay TV. Ito pa, Albert C. Electrical Tutorial. Isa po siyang electrician vlogger. So, kung gusto niyo po, puntahan po ang channel niya. Albert C. Electrician Tutorial. Sir, magandang araw po dyan sa inyo. Ito pa, si Sir Michael Anadon. Sir, magandang araw po dyan sa inyo. Ito pa, si Sir Skilled Worker. Sir, magandang araw po dyan sa inyo. Ito pa, si Sir Jupiter Disinilia. Watching from CDOC. Ay, sir, mayong adlaw ni mo din na, sir. Ito pa, si Sir Bricks Vlog. Watching from Saudi Arabia. Oy sir, kunting ingat po sa trabaho nyo dyan kasi marayo po kayo sa pamilya nyo sa Saudi Arabia pala. Ito si Bricks Vlog. Sir, magandang araw po dyan sa inyo. Ito pa, the last but not the least, si Sir Olimar Gaday and Family Binakayan from Kawit, Cavite. Sir, magandang araw po dyan sa inyo. At saka sa Family Binakayan. So yan mga Lods, tatapos na po ang shoutout natin. Saka huwag nyo kalimutan pong mag-like, mag-share para marami pong matuto po dito sa channel natin. At maraming salamat po sa palagi nyong panonood at pagsusuporta po dito po sa channel natin.